guys. Today gagawa po tayo ng small project. Gawa dito sa waste na styrofoam. So ito po yung mga kailangan natin. Dalawang styrofoam. So start na tayo, guys. So ito yung ginawa ko. Minark ko siya. Kung ano yung flat surface. So kasi yung iba may mga curve. So kung kinuha ko lang yung may mga yung flat surface, okay? So ganito 'yan. Gumawa ako ng mga stripes. Minarkahan ko na siya. Tapos ang gagawin ko is ikakat ko siya piece by piece. Kahit ano pong wire, pero mas magandang gamitin yung ganito. Yung madaling i-bend. Okay. And cutter. So ingat lang po tayo sa paggamit ng cutter. Pencil. Ruler. So ito, ito siya, nakat ko na. Tapos nimarkahan ko na ng ganito. Yung parehas na styrofoam, mamarkahan nyo, tapos ikakat nyo ng ganito kanipis. So, ganito guys. Continuous lang yung pagkat. Ingat lang sa paggamit ng blade. So, tapos ko na po i-cut lahat yung styro. So, ito yung result. 20 pieces. Total of 40 pieces yung nagawa ko. 1 centimeter each piece. So, ito lahat siya, guys. So, yung next step is gagamit tayo ng button. O yung boto, kahit anong bote. Para i-press natin yung styro. Kasi mas madali siyang i-bend pagka pinares mo yung styro at hindi siya mapuputol or masisira kapag binend mo na siya. So, ganito, kapag kabinan mo siya, mas ninipis siya. So, mas magiging thin yung styro. So, mas madali para sa atin gamitin yung styro. So, continuous lang yung pag-press ng styro hanggang matapos nating lahat. Para mas madali magawa yung project natin. So guys, ito yung hindi siya na-press ng bote. Okay? Mas mahirap siyang i-bend or gawa ng design. Kumpara dito sa pinares natin gamit yung bote, mas thinner siya at mas madali siyang i-bend. So yung next step, lalagyan natin siya ng butas sa gantung side. Guys, yung next step is itong metal, nilagyan ko siya ng curve or lock dito sa dulo para hindi siya malaglag kapag inilagay natin itong styro. So, ang ginawa ko is in-rotate ko yung dulo. Okay? Tinwist ko siya. So now, mag-start tayong maglagay ng styro dito sa wire. At least half ng wire is malagyan ng styro.
Guys, ito yung next step natin. So, ang gagawin natin is itong pinakalas, ilalagay natin dito siya sa dulo. Okay? So, insert lang natin. So, dahan-dahan lang para hindi masira. So, ganyan. And then, yung next one, ilalagay natin siya sa ibabaw. Okay? Then, ganun din tong isa. Continuous lang, pero dahan-dahan guys, para hindi siya masira. So, ganyan lang, continuous. Laging siya yung, kung ano yung kinukuha niya, yung ilalagay niyo sa ibabaw. So, bali ganyan. Dahan-dahan lang. Okay? Dahan-dahan lang. Guys, ito na yung result ng project natin. So, ito yung finished product natin. So, actually, kapag yung magandang styro yung ginawa mo, ginamit mo, mas maganda yung result niya. Kaso nga lang, ito kasing ginamit namin styro is galing lang siya sa scrap na styro na pinaglagyan ng kamatis. So, ayaw naman namin siya itapon, kaya ginawa namin siya ng project. So, eto na yung result.